Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayong ikalawang linggo ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay na tinagurian din nating linggo ng mabathalang awa ng Diyos, no? Ni Hesus Kristo ay sa ating mabuting balita ay minsan pa nating narinig yung mga salitang sumain niyo ang kapayapaan. Kapag tayo ay nagsisimba, naririnig natin ang mga salitang ito. Kapag sinabi po ng pari sa atin na ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain niyo, ano po ang sinasabi natin? At sumain niyo rin. Sa ating pong buhay, alam ng Panginoon na tayo ay maraming mga agam-agam, marami tayong mga takot, marami tayong mga kinababahalaan ng mga bagay, at nais niyang iparamdam sa atin ng paulit-ulit na tayo ay kanyang minamahal, na hindi siya nagpapabaya sa atin, na sa mga pagkakataong akala natin ay tayo ay pinabayaan na ng Panginoon, sa totoo lang, kalimitan ng Diyos ay tahimik, masasabi natin. Tahimik, ngunit nasa piling natin. Minsan lamang talaga hindi natin naramdam, hindi natin pansin. Kapag sinabi ng Panginoon na ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi niyo patawarin na hindi nga pinatawad. Ito po ay kalimitang binibigang kahulugan bilang mga salita na nagpapahiwatig ng sinasabi ng Panginoon sa atin, sa mga alagad, tungkol sa sakramento ng pangungumpisal. Ngunit pwede tayong humugot dito ng isa pang aral, isa pang layer ng aral, na ito po ay patungkol sa pagpapatawad. Alam natin na isa sa mga pinakamahirap gawin sa buhay ng tao ay ang magpatawad. Ngunit alam din natin na ito ay isa sa pinaka matindi at konkretong paraan ng pag-ibig, no? Kalimitan may mga tao na nagsasabi, nako, huwag ka na magpatawad kasi yan ay tanda ng kahinaan, no? Pero alam natin na ang pagpapatawad ay tanda ng pagiging malakas, no? Hindi ibig sabihin ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. Sinasabi lang natin na kapag tayo nagpapatawad, we let go and we let God, no? Sa diwa nitong saya natin, nitong muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nawa ay talagang maging totoo lagi sa atin, sa ating bawat maghapon, yung sumainyo ang kapayapaan at sumaiyo rin. Na sana tanggapin natin ang kapayapaang iniaabot sa atin ng ating Panginoon. At ito ay ating magagawa kapag tayo ay lubos ding nagbubukas ng ating sarili at naghahanggan ng kapayapaan sa ating kapwa-tao. Pagpalain tayo lahat ng Diyos.